tingnan sa buhay po ninyo. Pero always remember po na you already have the solution. That's the basic foundation po ng mabuting balita. Ano po ba yung pinaka-message ng gospel? Jesus is the Christ. Amen po ba? Ano po yung pinaka-basic message po ng gospel? Si Jesus ang Kristo, ang tunay na propeta, tunay na pari, at tunay na hari. Kahit marami po tayong message na pinapakinggan, pero bakit po yung ganito pong klaseng foundation kailangan po mag-remain sa buhay po natin? Kasi without foundation po, di po ba, papaano po tayo po mag-grow? And yung mga malalaking buildings po, kapag gusto po nilang mag-build po ng mga malalaking, matataas po na building, di po ba kailangan po nila ng very deep foundation? So, actually po, hindi po natin kailangan po ng ganun. Kasi Christ is enough po na maging foundation po ng buhay po natin. Pero ano po bang ibig sabihin na kailangan po nating laliman yung foundation po natin? We have to know Christ more po. Sabi po sa message, di po ba ng mga bata, I want to know Christ more. Kasi when you know Christ more, I want to love Christ more. You can love Christ more po. And what's the result po? You can know yourself more. Amen po ba? So, do not be deceived by your reality po. Lagi niyo pong tignan yung spiritual reality po ninyo bilang mga anak ng Diyos. Yes, it's hard. Yes, it's difficult. Yes, I am in the middle of the suffering right now. Pero everything is okay po. Remnants, everything is fine. Bakit po? Kasi lahat kayo ay nasa loob ng absolute covenant. Nung kapag sinabing kayo ay nasa absolute covenant, you already started your absolute journey. Towards saan po? Absolute goal. So it's okay. No problem. It doesn't matter kung yung situation natin right now is hindi maganda. No problem po. Bakit? Because you are God's child. Kaya nga po, yung mga taong, yung tayo pong mga tumanggap ng kaligtasan po na ito, ano pong magagawa po natin? Kailangan po nating i-enjoy yung true gospel. The one who enjoy this true gospel. Alam niyo kung, di po ba, ano po ba yung difference ng mga taong, like, sinasabi ko po, sa mundo po na ito, there are two different kinds of people po. Child of God and child of devil. And sa pagiging anak ng Diyos po, there are two kinds of people din naman po. Those who know the gospel and those who doesn't know the gospel. And sa tao pong who knows the gospel, meron din pong dalawang klase ng tao. Ano po yun? Those who enjoy this true gospel and those who do not enjoy this true gospel. Ang dami po, di po ba? Pero isa lang po yung ibig sabihin po nito sa atin. When you really enjoy this true gospel at maging basic foundation po ng mga buhay po ninyo, actually po, i-rebuild po ng Panginoon yung mga bagay na inihanda niya po sa ating mga buhay. Marami pong mga bagay na kailangan po natin. Mas lalo na nga po siguro sa pandemic po na nararanasan po natin. Like, isipin po ninyo, almost 1 year na po yung lockdown po dito sa Philippines. Like, kung hindi po ECQ, babalik po sa GCQ, then biglang mag-MECQ, tas babalik na naman po sa laptop. So, sa isang banda po parang, nakakapagod yung ganitong rotation ng buhay ng mga tao dito sa Pilipinas. But, masasabi po natin na until now tayo pa rin po ay pinoprotektahan po ng Panginoon. Amen po ba? Masasabi po natin na sa lahat po ng bagay, tayo pa rin po ay pinoprotektahan po ng Diyos. Tayo po ay nagkaroon po ng, siguro po, sa loob po ng isang taon po na to, marami po tayong, yung mga nagdaan po na taon,
marami po tayong naranasan pong problema, pero we can confidently say po na God is always guiding us. Amen po ba? So, do not worry about anything po. Kaya nga po, ano pa po yung bagay po na kailangan nyo pong tandaan when you enjoy this gospel po? Ibig sabihin po noon, pwede nyo na pong iset yung standard po ninyo sa loob po ng mabuting balita. Do not set your standard po sa mundo po natin. Do not po. Kasi when you set your standard sa mga tao na nandito sa mundo, wala po kayong makikita. Naunawaan nyo po ba? Kapag sinet nyo po yung standard po ninyo sa mga, kapag sinet nyo po yung success po ninyo, sinet nyo po yung standard po ng success po ninyo dito sa mundo, it's hard po. It's difficult. Tama po ba? And when you set yung standard po ninyo sa magiging partner ninyo in the future, it will be hard po. Tama po ba? Pero when you set your standard inside of the gospel, very smooth. Ano po bang ibig ko pong sabihin? When we set our standard po sa loob po ng gospel, maging basic foundation po natin yon, maging level po natin yung gospel, then actually po, lahat po ng bagay ay magiging pagpapala po sa bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya po, do not forget po na kayo po ay mga anak ng Diyos. And makikita nyo din po how Simon Peter received yung blessing po na natanggap niya po. Even though yung faith po na yon ay hindi po galing po sa kanya. Ano nga po yun? First, sabi po ni Jesucristo, at sa iyong pangalan, sabihin na lang po natin, sa iyong pangalan ay itatatag ko ang aking simbahan. Ano pong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin po nun, God made us His temple. Amen po ba? So, kayo po yung mga living temple. Kaya nga po, kaysan po kayo magpunta when you share this gospel po, yung kingdom of God po mag-i-establish sa lugar po na iyon. Kahit hindi nyo po alam, kahit hindi nyo po nakikita, kaysan po kayo pumunta, yung kapangyarihan po ni Satanas ay nawawasa. Pangalawa po, ano po yung pangalawa? The gates of hate will not overcome you. Ano pong ibig sabihin po nun? Si Satanas po, 100%, absolutely, wala po siyang control sa mga buhay po natin nung tinanggap po natin si Kristo. Kasi tayo na po ay mga anak ng Diyos eh. Pero ano po yung ibinigay po sa atin ng Diyos? He has given us the authority to break down the forces of darkness. Paano natin mawawasak ang kapangyarihan ni Satanas kung hindi natin nakikita si Satan? Siya ay masamang spirito po. Of course, hindi po natin siya nakikita. Pero we can see po yung resulta po ng work po ni Satanas. So, inside of your family, inside of your workplace, inside of your field, yung field ministry po ninyo, always break the forces of darkness. Kasi tayo po ay binigyan po ng Diyos ng authority. And pangatlo po, ano po yung pangatlo? Ito po yung pinaka-importante. When you pray to God, you will receive the answer of your prayer. He has given you the keys of the kingdom of God. Ano daw po yun? Kung ano daw po ang ipagbawal nyo po sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot nyo po sa lupa, ay ipahintulot po sa langit. Ano pong ibig sabihin po nun? He has given us the, authority to pray in the name of Jesus. Hindi lang po yun. He has given us the authority na kapag tayo ay manalangin, kahit sa pangalan ni Jesucristo, 100% we will receive the answer of our prayer. Amen po ba? Kaya nga po, sino po yung password ng ating yung answer po ng prayer po natin? Si Kristo. That's it po. Di po ba? Kaya nga po, ang bawat isa po sa atin, ang bawat isa po sa inyo ay napaka-importante. So, do not be deceived by anything po. Kayo po ay napaka-importanting mga anak ng Diyos. And for our conclusion po,
Since ibinigay po sa atin ng Diyos ang gospel po na ito, He wants us po to have thanksgiving. At yung thanksgiving po na ito ay ang tunay po na napasasalamat because of the salvation that we have received. Bakit po natin kailangan po magkaroon ng pasasalamat po sa Panginoon? Ito po ay kasama po sa ating pananampalataya. God given us the faith. And yung faith po na ito, dapat po patuloy po na lumago. How? Paano po? Paano po lalago po ang pananampalataya po na ito? When you obey the word of God. When you listen the word of God. Ito po ay patuloy po na lalago. Kaya nga po, ang tunay na pasasalamat po ay ang pasasalamat po ng ating kaligtasan. Kailan niyo po ma-feel na you're giving true thanksgiving po sa salvation po ninyo? When you really feel po na wala pong bagay na dapat po nating alalahanin. Amen po ba? Amen. Tayo po ay manalangin. Heavenly Lord God, maraming salamat po sa mensahe o sa salita na amin pong tinanggap sa oras po na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas makilala pa po si Kristo sa pamagitan po ng inyong salita. Mas maunawaan po ang mabuting balita na ipinagkaloob niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. Naway ang pananampalataya po na ito ay patuloy na lumago sa pamagitan po ng pakikinig po namin ng inyong salita. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay pinagkakaloob po namin sa inyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.